Tanghali sa inyo lahat. And this is me again, BNPH guys. For an update about sa pag-aalaga ng kalapati. So nandito pa rin ako sa likod ng bahay namin and nandito yung mga kalapati ng kapatid ko. So parang video lang to kasi mag-upgrade na siya ng kulungan kasi dumadami na yung kalapating alaga niya. And sulad niya isang maliit na yon. Ayun, yung bagong sisiw din yun na parang may nagsisimula ng lumipad, magsanay dito sa lugar namin. Kung saan kami nakatira ngayon. And yung iba, yung sa labas, yung iba nasa loob na ng kulungan. Busy-busy doon. So, ayun guys, sa mga inyo na may interesado sa pag-alaga ng kalapati, may dalawang bagay tayong isaalang-alang. Una, ang pag-alaga ng kalapati ay medyo magastos. Tulad ng kapatid ko, kung makikita niya, may feeds doon. Yung more on sa mga buto-buto ng halaman or na mga, yung feeds talaga guys na natural feeds. And this time guys, pag-usapan natin yung benefits. So sa pag-alaga pala ng kalapati guys, ang mga bagay na kailangan natin isalang-alang ay una, yung lugar natin. Magandang lugar ba para sa kalapati guys? Kasi mga kalapati, more on, mahilig sila sa maiinit, open space. Kayong iba sa bubong nag-alaga guys. And ayun una natin isalang-alang. Una yung gastos. Tsaka isipin din natin guys kung talagang gusto ba na talaga natin ang pag-alaga ng kalapati. Ano ba yung nakikita natin purpose kung bakit tayo mag-alaga ng kalapati o ng pigeon. Here guys, yung kapatid ko, hindi ko alam kung ano yung purpose niya. Parang kasi bata pala kayo, mahilig na kayo mag-alaga ng kalapati. Ako mahilig din ako dati din, naglipas na lang. Kasi nakakatuwang side sa pag-alaga ng kalapati, yung butcher. Yung pwede mong sanayin yung kalapati mo. Na from one place to another kasi nga di kung babalik tayo sa dati-dati pang panahon yung pigeon guys o yung kalapati or dove, I know yung pigeon guys ginagamit siya through messenger as a communication, tagadala ng sulat. Ayun yung dating purpose ng kalapati guys. So sa ngayon guys, ano ba yung benefits natin makuha sa kalapati? Kung tulad nyo ako na nahimahilig sa halaman, yung dumipo ng kalapati, kung pinapakain siya ng feeds or ng natural food, pwede natin gamitin na pataba sa ating mga halaman. Pero just make sure lang guys na una-una tuyo ang taang dumi ng kalapati. Pangalawa, ihalo natin sa lupa. Huwag natin gamitin na puro. And ayun guys, yung isang benefit dun as fertilizer. Pangalawang benefits guys, pwede natin pagkakitaan yung kalapati. Depende sa paraan at sa techniques na naisip nyo. Halimbawa, gusto nyo kumita sa kalapati, pwede kayong magbenta. Pwede kayong magparami. Pero kailangan isalang-alang yung feeds or yung ano ba ang dapat ipakain sa kanila para makatipid tayo at kumita tayo. So kung puro feeds, medyo malaki ang gastos. Siguro mahirap bumawi. So kung pwede naman natin tayo pagaluin yung mga sirang kanin, kung may makukuha tayong source na sirang kanin, tapos hugasan na natin, gawin natin malinis, haluan natin ang feeds, pwede nang ipakain sa kanila yun. Kasi yung kalapati guys, pagdating sa pagkain carnivorous, hindi naman sila kumakain ng carnivorous, ay omnivorous, sorry. Ang ibig sabihin guys, marami silang pwedeng kainin. Ang pagkain nila is composed of different type. And pangatlong benefits guys, maliban sa pwede natin gawin negosyo, pwede natin siya paupahan, 'di ba? Ayun yung second thought or na pwede natin pagkakitaan guys. And kung mahilig ka sa kalapati guys, pwede ka maganap ng buyer kasi may mga kumakain ng kalapati na parang part na ng diet nila. Pwede ka maganap ng buyer ng mga ganun. Then, ikaw yung maging supplier.
Pero ang pinakakilala ay puti, puting kalapati, pero nakakaawa yung side na yun. Kasi ako ayoko ng kalapati na kinakatay. Kasi, di ba, pets sila, parang part na siya ng pag inagalaga ka ng kalapati, parang, alam mo yun, mahirap yung idea na ikakatayin sila. Mahirap yung idea na papatayin sila. Tapos parang, kasi pets sila, hindi naman sila as in bird, hindi lang sila basta ibon, guys. Isa silang pet na umuwi sa bahay mo, na nakakatanggal ng stress. Pag tinitingnan mo ganun, nakakatanggal ng pagod. As other side is hobby mo na rin. So kung ibebenta mo sila at bilang pangkatay, ang hirap na sa part ng mga may-ari siguro. Pero ang ibang pumapasok sa pag-alaga ng kalapati, ayun yung purpose nila. Then yung isang nakapalo pa dun, guys, sa pangalawang idea about sa pag-alaga ng kalapati kung paano pagkakitaan, yung mga kinakasal, di ba, yung mga puting kalapati, pwede natin iparenta or ibenta, sa depende sa usapan nyo, guys. Mahal ang mga kalapating ganun, yung mga pinapalipad sa kasal. Ito yung idea dito, guys, kasi yung dove o yung pigeon, di ba, pag may nagre-rent ng ano na mga kalapati, ang nangyayari, ano lang, nakatali yung tape. So dito pwede ka mag-offer na free sila or wala silang tape sa pakpak, basta ibebenta mo na lang sa kanila sa kasal, sa magpapakasal, ibebenta mo na ng cash. Bahala na kung babalik ang kalapati o sa manadali ang kalapati. Ang mahalaga, guys, bayaran kanila. Ayun yung second, yung nakapalab doon sa second thought. Din sa pangatlong, pwedeng pagkakitaan sa pag-alaga ng kalapati, guys. Sa panahon ngayon may mga racing na, which is donated by, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Isa siyang karera ng mga kalapati. Usong-uso na yun, guys. Yung ibang nga kahit hindi donated eh. Sila nagpapustahan, pero hindi naman magandang idea yun, guys. Ang pinaka-ano nga natin dito, paano ba kumita sa pag-alaga ng kalapati? Kung mahilig ka sa kalapati, ano ba yung good side na pwede mong pagkakitaan sa pag-alaga ng kalapati? Kaya huwag kang pumasok sa ganun, guys, yung pustahan, kasi sugal ng tawag doon. Hindi na yun business. Hindi na yung good type of business. Baka tawagin natin yung monkey business. Di pa ganun. Ayun, guys. So, pwede kang sumali sa karera. Ang sa karera yata, may isang number na ibibigay, itatali dun sa pinakasingsing or yung ring. Yung mga kalapati kasi, guys, meron silang ring, singsing na kung bata pa lang sinusuot sa paa yun hanggang paglaki. Nasa paa na nila yun. Papakita ko sa inyo ito yung example. Yun, guys, ayun yung tinatawag na singsing. Ayan yung unang purpose ng singsing, guys. Bakit may singsing ang kalapati? Kasi diyan kinakabit yung number pag sasali ka ng race. Kaya napakalaga na pagbata pa lang yung kalapati, meron na siyang singsing na suot. Ayun, guys, malaki ang kita doon, wala kang effort. Parang isang grupo yun ng mga kalapati na ibabato sa isang malayong lugar. Balik na tapos tayo sa usapan kanina. So, ayun, guys, napakalaga yung singsing nga. Kasi doon isasabit yung number. Tapos itetext mo yata na may itetext ka na something or ano pa man. Para malaman na ikaw yung unang, yung kalapati may unang nakauwi, guys. So, ayun yung good side sa pag-alaga ng kalapati. And more on, guys, pwedeng hobby. Depende sa'yo kung ano yung purpose mo. Kung mapera ka na, kung ayaw mo ng income. Kung gusto mo lang ng hobby, guys. So, ayun yung ano, good side ng kalapati. So, marami na yung kailangang isa alang-alang. Marami tayong kailangang pag-isipin sa pag-alaga ng kalapati bago tayo pumasok sa anumang bagay yan, sa negosyo man o sa mga desisyon natin, guys. Marami tayong kailangang tingnan na good and bad side ng isang bagay. Kasi tulad nito, guys, may mga kalapati na rin ako nakikita, mga nagkakalapati, ang dungis-dungis na itong ng ibang magkalapati kasi hindi lang nila nalilinis ng maayos, tapos bawal pa yung mga ibang sa kapitbahay ayaw ng may mga kalapati kasi nakakakos ng allergy kasi mabalahibo nga sila and minsan nagkakos ng allergy yung guys. So ayun lang, bago tayo pumasok sa anumang bagay, pag-isipan muna natin kalapati, guys, paano kumita or ano ang dapat natin isarang-arang sa pag-alaga ng kalapati. And this is me again, BNPH. Hoping you enjoy this video, and if you like this video, you can subscribe to my channel. I already have so many different types of videos.
And thanks for watching. Bye-bye.